Manalangin po tayo. Living and working, Holy Heavenly Father God, we thank you, the Lord. Buhay at kumikilos naming banal na amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon. We were destined to go to hell forever, but you who are holy saved us by shedding your precious blood for such us, and the Lord has made us your children. Kami po ay nakatadhana na mapunta sa walang hanggang impyerno, subalit kami po ay iniligtas mo sa pamagitan ng pagdanak ng iyong mahalagang dugo at kami ay ginawa mong mga anak ng Diyos. So really thank the Lord for your great and wonderful grace and love. Kaya kami po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa iyong dakila at kamangha-manghang pag-ibig at biyaya. The Lord and Lord, work to increase our faith so that we can do your work more powerfully. At Panginoon, pakiusap, kumilos ka po upang lumakas ang aming pananampalataya upang magawa namin ang iyong gawain ng makapangyarihan. Lord, I think there are brothers and sisters who are not in good health among us, so please help them to be recovered quickly. At Panginoon, mayroon po sa aming mga brothers and sisters na hindi maganda yung kanilang kalusugan, pakiusap, tulungan niyo po sila na mapanumbalik ang kanilang kalusugan kaagad. There are children of the Lord who are not with us at this time, so please help them to be with us next time. At mayroon din po, Panginoon, na mga anak mo na hindi po namin kasama sa oras na ito, pakiusap, tulungan niyo po sila upang makasama namin sila sa susunod na pagkakataon. This time we have gathered here to learn the Word of God, to have a fellowship. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagkatipon sa lugar na ito upang pag-aralan ang iyong salita at magkaroon ng fellowship ng magkakasama. So please move us and transform our lives through your words and fellowship. Pakiusap, kilusin mo po kami at baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita at ng fellowship. O Lord, we will conduct the Bible seminar the day after tomorrow. At Panginoon, sa makalawa po, kami ay magkakaroon ng Bible seminar. O Lord, please lead many lost souls to this grand Bible seminar so that many lost souls can be saved. Kaya pakiusap, Panginoon, pangunahan mo po ang Bible seminar na ito upang maraming nawawalang kaluluwa ang maligtas. We pray in the name of Jesus Christ who loves us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Let's open the Bible today. Matthew chapter 15. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Mateo chapter 15. Verse 8 hanggang 9. Today's topic is keep away, former our Christian life, and offer the holy living sacrifice to the Lord. Kaya yung pamagat po ng sermon po natin ngayon ay iwan natin yung ating formal na buhay Kristiyano at ihandog ang isang buhay na handog sa Diyos. So brothers and sisters, Matthew chapter 15, verse 8 hanggang 9. Let's read together. 3, 2, 1. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga lituntunin ng mga tao. Good morning, brothers and sisters. Yeah. Magandang umaga po, brothers and sisters. We humans are personal beings created in the image of God. Tayo po na mga tao ay may personal na pagkatao na nilalang ayon sa larawan ng Diyos. So we want to treat each other personally in our relationship with others. Kaya nga, nais po nating itrato ng yung iba ng personal sa ating relasyon sa tao. However, sometimes you treat the other person seriously, but when the other treats you in former way, rather than personally, your feelings are hurt. Gayunpaman, kung minsan, tinatrato natin yung iba ng maayos, ng maigi. Subalit kapag yung ibang tao ay tinatrato tayo ng formal na paraan lang, sa halip na personal,
yung damdamin natin ay nasasaktan. So, that is even more. So, if the relationship is intimate. So, at meron pang higit dito. Intimate. Kapag yung relasyon ay mas intimate. So, the feeling of betrayal and frustration are so great that they can develop in hatred. Kaya nga, yung pakiramdam ng pagtataksil at ng kalungkutan ay kapag malaki, ito ay maaaring mabuo tungo sa pagkapuot. So, the God who made us into being with personality is also the personal being. At ang Diyos rin na lumikha sa atin bilang isang nilalang na mayroong personalidad ay mayroon ding personalidad. So God sighs and moans and sometimes angers and rejoices. Kaya nga yung Diyos, siya rin ay nagbubuntong hininga, nagdadalamhati at kung minsan nagagalit at nagagalak. So a particularly loving God wants to share to love with us and communicate with us. A loving partner. Lalong-lalo na, yung mapagmahal na Diyos ay nais niya na ibahagi yung kanyang pag-ibig sa atin at makipag-usap sa atin bilang kanyang kapareha na minamahal. So let's think about now why Israel then fell in the former life. Kaya pag-isipan po natin ngayon, bakit yung mga Israelita ay nahulog sa isang formal na pamumuhay? So let's about think about that. Israel then fell in the formal life. Kaya pag-isipan po natin na yung mga Israelita ay nahulog sa isang formal na pamumuhay. It can also be seen through God's relationship with Israel. Ito rin po ay makikita sa relasyon ng Diyos sa mga Israelita. So God chose Israel as His people and He loved them specially. Kaya nga, pinili ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan at inibig sila ng espesyal. And at the time, He wanted God to give Israel His own love and power. So He chose them and guided them at the time. Kaya, nang panahong iyon, nais ng Diyos na ibigay sa Israel ang kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Kaya nga, pinili niya sila at ginabayan sila. But however, unfortunately, Israel constantly left and sinned against such a Lord. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang Israel ay patuloy na iniwan ng Diyos at nagkasala laban sa Panginoon. Instead of worshiping God, they worshiped idol and disobeyed the word of God. Sa halip na sambahin nila ang Diyos, sinamba nila ang mga diyos-diyosan at sinuway ang salita ng Panginoon. It is like they ignore the person of the Lord. Ito po ay gaya ng pagbaliwala doon sa pagkatao ng Panginoon. So in the day of judgment, they suffered a lot from the people around them because they did what was right in their own eyes. Kaya nga nung mga panahon ng mga hukom, sila ay nagdusa ng labis mula sa mga tao sa paligid nila dahil sa ginawa lamang nila kung ano yung tama sa kanilang sariling paningin. That time, then Israel, they asked for God to give a king. But they already had their king who was an individual God. Nang panahong iyon, humingi sila sa Diyos nang bigyan sila ng hari. Subalit, mayroon na silang hari na hindi nakikita ang Diyos. Oh Lord, give me our king. But God said, I am your king. Sinasabi nila, Panginoon, Panginoon, bigyan mo kami ng hari. Subalit sinasabi ng Panginoon na, ako ang inyong hari. Do you understand? Naintindihan niyo po? So, God viewed is as an evil. Kaya nga, ito po ay sa paningin ng Diyos, ito ay kasamaan. But God gave them Saul as king. Subalit, ibinigay ng Diyos sa kanila, si Saul bilang hari. Let's think about Saul. Saul, the King Saul was humble at first at time. But gradually, because proud became proud and left God, even Saul, King Saul. Pag-isipan po natin si Saul. Si Saul, nung umpisa, siya ay mapagpakumbaba. Subalit, paunti-unti, siya ay naging mapagmataas at iniwan ang Diyos. So, God set up King David next. Kaya nga, itinakda ng Diyos na yung susunod na hari, si David. But it didn't last long either. At hindi rin po ito nagtagal. Because his son Solomon left God when he was old. And Israel again
began to sin. Gayun din po yung kanyang anak na si Solomon ay iniwan ng Diyos nung siya ay matanda na. At ang Israel ulit ay nagpasimulang magkasala. So, as time went on, the Lord diligently sent many prophets to point out their error and warn them to return, but they rejected it. At habang lumilipas yung panahon, ang Panginoon ay masikap na nagsugo sa kanila ng maraming propeta upang punahin ang kanilang pagkakamali at bigyan sila ng babala na bumalik sa Diyos, subalit tinanggihan nila ito. Because they had against God and they committed sin. Because that's why, so they destroyed by Babylon and the people who survived their destruction were taken captive. At dahil sa sila'y sumuway sa Diyos at iniwan ang Diyos, kaya nga, winasak sila ng Babylonia at yung mga tao na natira doon, na buhay, mula doon sa pagkawasak, ay dinala bilang bihag. Even at that time, even religious leaders used their position to build wealth. At ng panahong iyon, maging ang mga relihiyosong leader nila ay ginamit ang kanilang posisyon at upang magkaroon pa ng kayamanan. And when the people saw that the wicked were going well, so they said, it is in vain to serve God. At nang makita ng mga tao na ang masama ay mas nagiging maigi pa, sinasabi nila, walang kabuluhan na maglingkod sa Diyos. So they had a form of religious ritual, but they are hard to leave the life, lived a life that did not love God. Kaya nga, mayroon lamang silang anyo ng isang relihiyosong ritual. Subalit sa kanilang puso ay nabubuhay sila ng isang buhay na hindi naman iniibig ang Diyos. However, the aspect of Israel did not change it even in the day of Jesus. Gayunpaman, ang aspetong ito ng Israel ay hindi na bago maging sa mga araw ni Jesus. So religious leaders is like the Pharisees. So religious leaders like to be exalted before the people and ignore the poor and sick. Kaya yung mga relihiyosong leader gaya ng mga Pariseo, mas gusto nila na itaas yung kanilang sarili sa harapan ng mga tao at binabaliwan na nila yung mga dukha at mga may sakit. That time, the religious leader as the Pharisees, they were more interested in using their religious status to build wealth. Kaya nga, nang panahong iyon, yung mga relihiyoso na gaya ng mga Pariseo, sila ay mayroong higit na interes sa paggamit ng kanilang kalagayan o katayuan sa relihiyon upang magtayo pa ng kanilang kayamanan. Also, they spoke as if they loved the Lord with outward religious practice. Nagsasalita sila na parabang iniibig nila ang Panginoon na mayroong panlabas na anyo bilang mga relihiyoso. One more, they spoke as if they loved the Lord with outward religious practice. Nagsasalita sila na parabang iniibig nila yung Panginoon na mayroong panlabas na relihiyosong mga ginagawa. But Israel people, their heart was far away from the Lord. Subalit, yung mga Israelita, yung kanilang puso ay malayo sa Panginoon. Could you ask yourself, where is your heart before God? Kaya tanungin niyo po yung sarili ninyo, nasaan ba ang puso ninyo sa harapan ng Diyos? Your heart is far away from the Lord or not? Ang puso ba ninyo ay malayo sa Panginoon o hindi? Like that, anyway, the Lord spoke to such Israel. Let's look at the next again, verse 8 hanggang 9. Kaya yung Panginoon ay nagsalita siya sa mga Israelita. Dito po, basahin po natin ulit. Verse 8 hanggang 9. 3, 2, 1. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Yeah, like the Bible says, they had no heart at all. Gaya ng sinasabi ng Biblia, wala po silang puso para sa Panginoon. Like this Bible says, they were only interested in physical things. Gaya ng sinasabi dito sa talatang ito,
ang interest lamang nila ay para sa mga physical na bagay. Eventually, they crucified Jesus to death with their jailers. They had no living mind the Lord. Sa huli, pinako nila si Jesus hanggang sa kamatayan at mayroon silang sigasig na wala namang pag-ibig sa Panginoon. It was a real tragic things. Ito talaga ay tunay na napakalaking masamang bagay. Israel, chosen by God. Israel killed the Son of God by crucifying it. Kaya yung Israel po, yung pinili ng Diyos, ay pinatay ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagpakapako sa krus. Even though God loved Israel that time, but they killed the Son of God. Pagaman, iniibig ng Diyos ang Israel ng panahong iyon, gayunpaman, pinatay nila ang anak ng Diyos. However, the Bible warned us, not only them, but also we also. However, the Bible warns us by rebuking such an appearance of Israel. Gayunpaman, maging tayo po ay nagbibigay babala ang Biblia at sinasaway tayo sa ganitong anyo na gaya ng mga Israelita. In Romans chapter 15 verse 4, let's see. Tingnan po natin sa Roma chapter 15 verse 4. In Romans chapter 15 verse 4, in Romans chapter 15 verse 4, dito po sa Roma 15 verse 4, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamagitan ng pagtiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. It is said, whatever things were written before were written for our learning. Sinasabi po dito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. I will introduce you one more the word of God. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. At isa pa po, Unang Korinto chapter 10 verse 11. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Unang Korinto chapter 10 verse 11. First Corinthians chapter 10 verse 11. It said, all these things happened to them as example, and they were written for our admonition, upon whom the end of the age have come. So let's read together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ang katapusan ng mga panahon. So that means that this appearance of Israel recorded in the Bible can also appear in our heart and life. Ibig sabihin nito na ang anyo ng Israel na nakasulat dito sa Biblia ay maaaring mangyari sa ating mga puso at buhay. Brothers and sisters, we who have been saved through the great and amazing grace of the Lord can't forget the grace and treat the Lord in a formal way and live our Christian life. Kaya mga brothers and sisters, tayo rin na mga iniligtas sa pamamagitan ng dakila at kamangha-manghang biyaya ng Panginoon ay maaaring kalimutan ang biyaya at ituring yung Panginoon bilang formal na paraan lang at mamuhay sa ating Christian life. So we can spend our saved and newly allowed lives evil and vain in God's eyes. Maaari nating gugulin o gamitin yung ating mga buhay na naligtas na ipinahintulot sa atin sa masama at walang kabuluhang bagay sa paningin ng Diyos. Brothers and sisters, we need to be on the lookout for that appearance. Kaya mga brothers and sisters, kailangan po nating magbantay sa ganitong anyo. Let's think about what Israel's force was at the time, and how we should live
the rest of our life. Kaya nga, pag-isipan po natin ang patungkol dun sa pagkakamali ng mga Israelita ng panahong iyon at kung paano dapat natin ipamuhay yung ating buhay sa natitira po nating buhay. So today's sermon is titled, Let's Keep Away Formal Life and Offer the Holy Living Sacrifice to the Lord. Kaya gaya po ng pamagat ng sermon natin ngayon na iwan natin ang ating formal na pamumuhay at ihandog natin ang isang buhay na handog para sa Panginoon. So now, from now, let's think about the reason it become a formal life. At pag-isipan po natin yung dahilan kung bakit nagiging formal na pamumuhay lang. So the question that is, why did Israelites fall into the formal life? Gaya po ng tanong natin kanina, bakit yung mga Israelita ay nahulog sa isang formal na pamumuhay? So let's just think about a few things. The first, let's find out why in the text. Kaya pag-isipan po natin ang patungkol sa mga bagay na ito at una, hanapin natin kung bakit. The first reason, they forgetting that the Lord see and knowing everything. Unang-una, yung dahilan, nakalimutan nila na ang Panginoon ay nakikita at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Israel people, they forgot that the Lord seeing and knows everything. Nakalimutan ng mga Israelita na nalalaman ng Panginoon at nakikita niya ang lahat ng mga bagay. So let's see the verse 8. Kaya tignan po natin ulit title. Sa Mateo 15 verse 8. Mateo chapter 15 verse 8. Verse 8, I will leave. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Israelite, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lip. But their heart is far from God. Kaya nga, dito po, yung mga Israelita, sinabi ni Jesus, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. In this verse, Jesus said they were, but their heart is far from me. Kaya nga dito po sa talatang ito, sinabi ni Jesus na yung yung kanilang puso ay malayo sa akin. We also same. Tayo rin po ay pareho rin. Quite a few the Christian brothers, sisters, they live like this, like the Israelite people. Kaya, kakaunti sa mga brothers and sisters ang namumuhay na gaya nitong mga Israelita. Every day, every time they worship God with only mouth. Araw-araw, sa lahat ng pagkakataon, sinasamba nila ang Diyos sa kanilang mga labi. Every day confess and they testimony that I will live for the Lord. Araw-araw, nagpapatotoo sila, nagpapahayag sila na mabubuhay ako para sa Panginoon. But it's like Israelite. They didn't. Subalit, gaya ng mga Israelita, ay hindi po nila ginagawa ito. So they said they respect the Lord in words, but our heart were far from Him. Sinasabi nila, na ginagalang nila ang Panginoon sa salita, subalit ang kanilang mga puso, yung ating mga puso, ay malayo naman sa Kanya. Outwardly, they acted as if they were keeping the law and doing God's will, but they loved money more in their heart. Sa panlabas, kumikilo sila na parabang sinusunod nila ang kautusan ng Diyos at ginagawa ang kalooban ng Diyos, subalit iniibig nila ang pera. That's why the Bible says also, don't love money like that. Kaya nga sinasabi ng Biblia na huwag ibigin ang salapi. They'll left to be exhorted by people. Mas gusto nila na purihin sila ng mga tao. And they like to be glorified more than the glory of God. At mas gusto nila na sila ay luwalhatiin ng mga tao sa halip na ang kaluwalhatian ng Diyos. Also, they wanted their position to be kept. At gusto rin nila na maingatan ang kanilang posisyon. And they hate to forsake that sin. At ayaw nila na iwan ang kasalanan iyon. So when the light Lord came and point out the sin, they hate God
him and try to kill Jesus Christ. Kaya nga, nang ang ilaw na Panginoon ay dumating at pinunto yung kanilang kasalanan, napuot sila sa kanya at sinubukang siya'y patayin. Actually, people may be deceived by looking at their appearance, but God is not. Sa katunayan, ang mga tao ay maaaring madaya sa pamamagitan ng kanilang anyo, subalit yung Diyos ay hindi. The Bible, "The heart is far from me," means God knew everything that was hidden in their heart. Gaya ng sinasabi dito sa Biblia, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ibig sabihin nito, nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nakatago sa ating puso, sa kanilang mga puso. Israel people, they seem to have thought that they could deceive God as well as others. Yung mga Israelita, iniisip nila na maaari nilang dayain ang Diyos na gaya ng iba. They were very fool. Kaya sila po ay talagang napakahangal. But problem is, such an appearance may exist in us. Subalit, ang problema ay, ang ganitong anyo ay maaari ring magkaroon sa atin. We can be. Maaari tayong maging ganito. We cannot hide our heart before God. Don't forget it. Huwag niyo pong kalimutan na hindi natin magagawang itago yung ating puso sa harapan ng Diyos. Even though we appeal to brother, sister, "I will do my best," but God will see in our heart. Bagaman, sinasabi natin sa mga brothers and sisters na gagawin ko yung lahat na aking makakaya, subalit nakikita ng Diyos ang ating puso. Therefore, we must honestly confess to the Lord, not to the brother, sister. Therefore, we must honestly confess to the Lord, not human, and being healed if there is something fault with our heart. Kaya nga, kailangan nating tapat na ihayag, hindi sa mga brothers and sisters, kundi sa Panginoon, upang tayo ay mapagaling kung mayroon mang kamalian sa ating puso. So when you have other mind, as soon as possible, immediately, we have to confess to the Lord, "Sorry, O Lord God, I will return my long way." Kaya nga, kung mayroon man tayong ibang kaisipan sa ating puso, kaagad, kailangan natin itong ipahayag sa Panginoon at Panginoon, patawarin niyo po ako, babalik po ako sa akin. We can commit sin, even though we love God. But when we commit sin, don't hide, don't cover from brothers, sisters. Instead of cover, hide, we have to confess to the Lord. "Please forgive me. I will try to our best to the Lord," like that. Gaya po nito, maaari tayo makagawa ng kasalanan. Kaya nga, sa halip na itago ito sa mga brothers and sisters, kailangan natin kaagad ipahayag sa bayang Panginoon, pakiusap, patawarin. Brother, sister, it's very important. When we can commit sin, but when we commit sin because of nature, if we do not confess and repent, instead of that, if we try to hide, one day, sooner or later, he will disappear from the church. Kaya nga, mga brothers and sisters, napakahalaga po nito. Maaari tayo makagawa ng kasalanan. Subalit, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, hindi maganda na itago natin ito. Sa halip, kailangan natin itong ipahayag at magsisi dahil kung hindi, isang araw, aalis sa church. Last year, we evangelized around 100 brothers and sisters. Noong nakaraang taon, nagkapag-evangelize pa tayo ng halos nasa 100 na mga brothers and sisters. But many of the new born-again brothers and sisters is not here. Subalit, marami sa mga bagong brothers and sisters ay wala rito. Why? Bakit? After they received God's salvation, they didn't try to change their poor mind. Dahil magkatapos silang magkaroon ng kaligtasan, ay hindi nila sinubukan na baguhin yung kanilang maling pamumuhay. Because me, every day, I am teaching you the by word of God to change our life. Dahil, di ba, sa bawat linggo, tinuturo ko po sa inyo kung paano mapapago yung ating buhay. Because they doesn't want to change their life. That's why they doesn't want to listen my sermon. Dahil ayaw nilang baguhin yung kanilang pamumuhay, kaya nga wala silang pag-iisip na pakinggan yung aking sermon. I think someone is possible to hate me.
Kaya sa tingin ko, marahil may ibang tao na ayaw sa akin. I don't care anyway. Pero wala po akong pakialam doon. Because I have to deliver the God's lesson to you. Dahil kinakailangan kong ipahayag sa inyo ang aral ng Diyos. Anyway, if we live in different from the other side and inside, it is the deceitful of God and the church. Mayroon, kung tayo ay mamamuhay ng magkaiba sa panlabas at sa loob natin, ito ay pandaraya sa Diyos at sa church. And second, another reason is that Israel people, they thought the word of God is a commandment of man, not God. At yung pangalawang dahilan, yung mga Israelita, iniisip nila na ang salita ng Diyos ay utos ng tao, hindi ng Diyos. They thought the word of God is the command of man. Iniisip nila na ang salita ng Diyos ay kautusan lang ng tao. Brother, sister, let's see verse 9 again. Kaya, basahin po natin ulit yung verse 9. Because they thought the word of God is a command of man. That's why verse 9, and in vain they worship me, teaching as a doctrine the command of man. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga lituntunin ng mga tao. Israel, they try to interpret and apply God's word in their easy to understand way. But in the end, they turned it into very human lessons. Yung mga Israelita po, sinusubukan nilang pakahulugan at i-apply ang salita ng Diyos sa madaling paraano pang maunawaan. Subalit sa huli, ito ay naging aral ng tao. And they raised the elders' tradition above the authority of God's word. At mas itinuturo nila yung mga tradisyon ng mga matatanda ng mayroong mas higit na otoridad sa salita ng Diyos. While doing that, they keep away from the church. At habang ginagawa nila ito, sila ay lumalayo sa church. But the Bible says, seek first the kingdom of God and His righteousness, and these things shall be added to you. God promise. Nangako ang Diyos, sinasabi ng Biblia na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. And God has led many Christians live that way. At ang Diyos po ay pinapangunahan ng marami mga Kristiyano na mamuhay sa ganitong paraan. But they ignore that promise and guidance of the Lord with their own thought and abolish the word of God. Gayunpaman, binaliwala nila ang pangako at paggabay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang sariling paraan at iniiwan nila ang salita ng Diyos. And thirdly, because the Israelites, God used the special sacrifice offered to God, they got no longer special. At yung pangatlo, dahil yung mga Israelita ay nasanay na sa kanilang espesyal na handog o yung pag-aalay sa Diyos, kaya nga ito ay hindi na naging espesyal na handog pa sa Diyos. Okay, Malakias chapter 1 verse 13. Malakias, tingnan po natin. Chapter 1 verse 13. Huling aklat po sa Lumang Tipan. Malakias chapter 1 verse 13. Malakias chapter 1 verse 13. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito. At inaamoy-amoy pa ninyo ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay at ang may sakit, at ito ang dinadala ninyo bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon. The time they began to bring the stolen, the lamb and the stick to the Lord, so they no longer value God. Nang panahong iyon, dinadala nila yung nakuha sa dahas, pilay at may sakit, kaya nga ito ay hindi na wala nang halaga pa sa Diyos. This is also something we need to watch out for. Ito rin ay bagay na kinakailangan po nating tingnan. As we God used to listening to the word without eagerness,
sermon time, weakness, sermon time, the Sunday sermon time will no longer get to mean much to us. Habang tayo po ay nasasanay sa paikinig ng salita ng Diyos nang walang sigasig, kaya nga yung oras ng ating sermon ay hindi na magiging makabuluhan pa ng higit kaysa sa atin. I mean, the God who saved us will no longer get to be special to us. Ito po yung gusto kong sabihin. Yung Diyos na nagligtas sa atin, para sa atin, ay hindi na espesyal. And nowadays, we will regard it as a bothersome and cumbersome to do Bible seminar and service in the church. Kaya nga, ito po para sa atin ay magiging nakakasawa na sa atin yung pagkakaroon ng Bible seminar at paglilingkod sa church. Also, the special church of God then meets God and give us comfort and strength in life will no longer be special. Gayun din, yung special na church ng Diyos kung saan kinakatagpo natin ng Diyos at nagbibigay sa atin ng aliw at ng kalakasan sa buhay natin ay hindi na magiging special para sa atin. And first, also the first reason was that the motive of the Israelites' feet were long. At yung ikaapat na dahilan, yung motibo ng pananampalataya ng mga Israelita ay mali. Let's go. Malachi chapter 3, verse 13 hanggang 15. Dito pa rin po sa Malakias, chapter 3, verse chapter 3, verse 13 hanggang 15. Malachi chapter 3, verse 13 hanggang 15. Malakias chapter 3, verse 13 hanggang 15. Chapter 13 hanggang 15, brothers and sisters, let's together. 3, 2, 1. Ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Ngayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pagnanangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Verse 15, ngayon ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Yeah, 15, so now we call the proud blessed, for those who do weakness are raised up, they even tempt God and go free. So they were too far from God. Kaya nga sila po ay naging napakalayo na sa Diyos. So they have too long motive for their faith. Kaya nga po, mayroon silang maling motibo sa kanilang pananampalataya. For that reason, the Israelites, God changed their faith formally. Kaya nga, sa dahilang ito, yung mga Israelita ay nagbago sa kanilang pananampalataya bilang formal na lang. That's why the Lord hate and rebuked their formal life. Kaya nga po, nagalit po dito yung Panginoon at sinaway ang kanilang formal na pamumuhay. God, remember, God hate and rebuke their formal life. Tandaan niyo po ito. Ayaw ng Diyos yung kanilang ayaw at sinaway ng Diyos ang kanilang formal. So now, from now on, let's think about, so what does God want from us? Kaya ngayon, pag-isipan po natin, kung gayon, ano yung gusto o nais ng Diyos mula sa atin? What does God want from us? Ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? The Lord wants us to give Him a heart before action. Ang Panginoon, nais niya na ibigay natin sa Kanya muna yung ating puso bago yung ating kilos. That's why God wants to receive our heart. Kaya nga, nais ng Diyos na tanggapin niya yung ating puso. Brother, sister, let's see the Bible. Proverbs chapter 23. Proverbs. Kaya mga brothers and sisters, chapter 23 verse 26. Tignan po natin mga Kawikaan 23 verse 26.
Proverbs chapter 23, verse 26. Kawikaan 23, verse 26. My son, give me your heart and let your eyes observe my way. Let's read together. 3, 2, 1. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Brother, sister, please don't forget it. This verse, my son, give me your heart. Give me what? Your what? Heart. Kaya, mga brothers and sisters, pakiusap. Huwag po ninyong kalimutan ang talatang ito na, brother, anak ko, sister, ang puso mo sa akin ay ibigay. Nowadays, why do not come to church regularly? Why? Kaya, mga brothers and sisters, sa mga araw na ito, bakit hindi kayo pumupunta sa church na regular? As we know well, the reason. Because of busy. Alam natin yung dahilan. Dahil po sa busy. I have no money because I have to earn money. Wala akong even pera. Sunday or so. Kaya nga, kinakailangan kong kumita ng pera kahit na Linggo. Don't forget. God doesn't want to receive your money. Kaya huwag po ninyong kalilimutan na ayaw naman ng Diyos na ang tanggapin niya ay ang pera ninyo. God just want your heart. Ang nais lamang ng Diyos ay ang puso ninyo. Do you understand? Naintindihan niyo po? Why are you busy nowadays? Bakit busy kayo sa mga panahon ngayon? Don't forget, God doesn't want to receive your money, your own money. Huwag po ninyong kalimutan na ayaw naman ng Diyos na tanggapin yung pera ninyo. Don't busy before God. Huwag kayong maging abala sa harapan ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? My son. God mentioned to you, my son. Kaya sinasabi sa inyo ng Diyos, anak ko. Just give me your heart. Kaya, ang puso mo sa akin na ibigay. The Lord wants our personal love. Nais ng Panginoon yung ating personal na pag-ibig. The Lord wants us to give our heart before we do anything. Nais ng Diyos na ibigay natin yung ating mga puso bago tayo gumawa ng anuman. Before we do anything, just God wants to receive our just heart, mind. Kaya bago tayo gumawa ng anuman, ang nais lang ng Diyos ay ang ating puso. That's why as we know very well, John chapter 21, Jesus Christ says, He asked 3 times to Peter, isn't it? Kaya gaya ng alam na alam po natin sa Juan chapter 21. Yeah, 21. Tinanong, let's sing one more time. Let's read together. Tinanong ni Jesus si Pedro ng 3 beses. Tignan po natin, Juan 21. Verse 15. John verse, chapter... Yeah. Verse 15. 21, verse 15. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this, more than others? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lamb. Kaya sabi po dito, pagkatapos silang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, opo, Panginoon, naalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Please don't forget, the Lord first confirmed His love before entrusting His brother sister to Peter. Kaya tandaan niyo po ito, yung Panginoon muna ay siniguro yung kanyang pag-ibig bago ipagkatiwala sa kanya kay Pedro, yung kanyang mga banal. I'm very poor. I can offer tithe and offering. No problem. Wala, napakahirap ko. Wala akong maibigay na tithe and offering. Wala pong problema yun. Because I do not have money. Because I do not have transportation fee. That's why I cannot go to heaven. Isn't it? Is it true? Eh, dahil wala akong transportation fee, wala akong pera, kaya hindi ako makapunta sa langit. Tama po ba yun? Because I'm very weak spiritually. So, physically, that's why I cannot serve the church. No problem. Dahil napakahina ko sa physical, kaya nga hindi ako makapaglingkod sa church. Wala pong problema yun. Do you understand? Naintindihan niyo po? I do not have a lot of knowledge of the Bible. That's why
I don't know what to do. No problem. Wala akong sapat na kaalaman sa Biblia, kaya nga hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala pong problema yun. Just God want you. Ang nais lamang ng Diyos ay kayo your heart. Na matanggap ang puso ninyo. Do you love God more than your boyfriend, girlfriend? Iniibig ba ninyo yung Diyos ng higit kaysa sorry inyong po boyfriend o girlfriend? Remember, that because the Lord wants only the heart first. Yeah, tandaan niyo po ito. Ang gusto lamang ng Diyos ay ang inyong puso muna. Before we do anything. Bago tayo gumawa ng anuman. And because the love become the driving force to overcome everything. At dahil yung pag-ibig, ito yung magiging ating kalakasan na mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay. Isn't it? Tama po ba? Because that love become the driving force to overcome everything. Dahil yung pag-ibig, ito yung magiging lakas natin upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay. That's why every day, even though the parents are sick, sometimes feel sick, but he has to go to work to earn money. Because the parents, they love their children. Kaya nga, di ba, yung mga magulang, kahit na may sakit sila, kailangan pa rin nilang pumasok sa trabaho dahil minamahal nila yung kanilang mga anak. Isn't it? Di po ba? Why? Even though sometimes you feel not good physically. But why you have to go to work every day? Why? Di ba, kahit minsan, kung pakiramdam nyo nang hihina kayo physical, pero bakit kinakailangan ninyong pumunta sa trabaho? Why? Bakit? Why your parents, your father, your mother, they go to work every day? Why? Bakit yung mga magulang ninyo, nanay at tatay ninyo, bakit kinakailangan nilang pumunta sa trabaho araw-araw? Because your parents loves you. Dahil minamahal kayo ng magulang ninyo. Because you love your children. Dahil minamahal ninyo ang inyong mga anak. Isn't it? Di po ba? That's why important is heart. Kaya nga yung mahalaga ay ang puso. God wants to receive your heart. Nais na matanggap ng Diyos ang puso ninyo. So what do you think about it? Kaya ano po sa tingin ninyo dito? Let's think, imagine. Living with a wife or husband who does not love me, would you be pain? Yung pag-ibig. Would be a pain. Yung pag-ibig doon sa asawang lalaki o babae na hindi naman ako minamahal, hindi ba masakit ito? Isn't it? Do you agree? Di po ba? Sang-ayon po ba kayo? Living with a wife or husband who does not love me would be a pain. Kaya yung mabuhay kasama yung asawang babae o lalaki na hindi naman ako minamahal, ito ay masakit sa akin. For example, one day, her wife told her husband who often stayed overnight another place. Halimbawa po, isang araw, yung asawang babae ay sinabi sa kanyang asawang lalaki na madalas na nananatili doon overnight sa ibang lugar. My husband, why did not you come home so often? Asawa ko, bakit hindi ka madalas na umuwi? Then the husband answered, I gave you the money every time I earned from my hand's work. Then it is not that fine. Why did you keep doing this to me? Why you tell me what to do? Don't bother with what I do. If he said. Kaya sinasabi nung asawang lalaki, binigay ko naman sa iyo yung pera na kinita ko mula sa aking pagtatrabaho ng maigi. Hindi ba ayos na yun? Bakit ba ginugulo mo pa ako? Would she be pleased if her husband said that like that? Matutuwa kaya siya kung kapag sinabi sa kanya yung ganito ng kanyang asawang lalaki? What do you think? Ano po sa tingin ninyo? No. Hindi po. Actually, it is true that you need money to live. But the love of your husband is more important than money, right? Sa katunayan, totoo po na kinakailangan ninyo ng pera para mabuhay. Subalit yung pag-ibig ng asawang lalaki ay mas higit kaysa. So marriage without love is unfair it itself. Yung pag-aasawa na wala yung nawala namang pag-ibig ay pasakit sa buhay. Can I ask you something? Can you leave your husband who
do not come to your home every day? Tatanungin ko po kayo, magagawa niyo bang mabuhay na kasama yung asawa ninyo na hindi naman umuwi araw-araw? What I mean, if your husband, if he your husband, he doesn't want to come back after work, if he doesn't want to come back after work, can you live with him together? Kaya, titira ka ba na kasama siya kung ang asawa mo ay ayaw na umuwi pagkatapos ng trabaho? Would you answer to me? Pakitaas daw po yung kamay kung gusto ninyo. If your husband doesn't like you, doesn't love you, can you live with him? Magagawa mo pa bang tumira kasama siya kung ang asawa ninyo ay hindi na kayo mahal? Yes or not? Oo o hindi? Yes? Oo. If he give me a lot of money, it's okay? Kung bibigyan niya ako ng maraming pera, ayos lang yun. Someone say yes. May nagsabi po, oo. No. Hindi po. That's why, because God loves you, God wants to check our heart, how much we love God. God wants to check our heart. Kaya nga, yung Panginoon na nagmamahal sa inyo, nais niya na tingnan yung puso ninyo kung gaano kayong mayroong pag-ibig sa Kanya. That's why the Lord asks us for our heart. Kaya nga, hinihingi sa atin ng Diyos yung ating puso. Do you love me? Minamahal mo ba ako? Okay, why does God want to serve with all our heart? Kung let's ganun, think about. Kaya pag-isipan po natin kung bakit nais ng Diyos na paglingkuran natin siya ng ating buong puso. Why does God want us to serve with all our life? Why? Bakit nais ng Diyos na paglingkuran natin siya ng ating buong puso? Because the Lord loved us with all His heart, and we became His dahil son. Yung Panginoon ay inibig niya tayo ng kanyang buong puso at tayo ay naging sa Kanya. Actually, God so loved the world that He gave His own begotten Son. Sa katunayan, ang Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging ina, anak. And God loved us enough to give Him His own begotten Son. At tayo po ay inibig ng Diyos na ibinigay niya yung kanyang tanging anak. So you are not your own, for you were brought at the price. Kaya nga, hindi na kayo sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga, sinasabi po ng Biblia. Bible says, that's why the Lord is asking us because we are now His. Kaya nga, hinihingi ito sa atin ng Diyos dahil tayo ay naging sa Kanya. And then remember, God is a jealous God. At tandaan niyo rin po ito na ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. In addition, it is because the Lord is a jealous God. Kaya bilang karagdagan, dahil ang Diyos ay mapanibughuin, umaitin. Why? Bible mentioned, Bible says, Exodus chapter 34, let's see. Tingnan po natin, Exodus 34. Through the Exodus chapter 34, verse 14, God mentioned, God is a jealous God. Kaya sa pamagitan po ng Exodus 34, verse 14, binanggit na Biblia na ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. The Lord God is a jealous God. Ang Panginoong Diyos ay mapanibughuing Diyos. 14. Verse 14. Verse 14, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay Diyos na mapanibughuin. Sister, who already have the partner, can I ask you something? Kaya yung mga sister na mayroon na pong asawa, tatanungin ko po kayo. If your husband, if he looking the maganda woman, kung yung asawa ninyo ay tumitingin pa sa mga magagandang babae, what will you say to your husband? Ano po yung sasabihin ninyo sa asawa nyo? What are you doing now like that? Anong ginagawa mo? Isn't it? Hindi po ba? Will you say, good job? Sasabihin nyo ba, aayos yan?
What are you doing now like that? Anong ginagawa mo ngayon? Likewise, God also, God is a jealous God. Gaya po nito, ang Diyos rin ay Diyos na mapanibughuin. As much as God loves us, He is jealous. If we love other things and don't give our heart to Him. Dahil sa gayon na lamang, o iniibig tayo ng Diyos ng higit, kaya nga siya ay mapanibuguin kung iniibig natin yung ibang bagay at ibinibigay yung ating puso, at hindi ibinibigay yung puso sa Kanya. If we start to love other things more than God, if we start to interest in other things more than God, God will say to us, what are you doing now? Kaya, kung iniibig natin yung ibang bagay ng higit kaysa sa Diyos, kung yung interest natin yung ibang bagay na higit yung ibang bagay kaysa sa Diyos, sasabihin sa atin ng Diyos, anong ginagawa mo ngayon? The Bible wants what we mate with the world is become an enemy to God. Kaya nagbabala sa atin ng Diyos na yung nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. There will be a great rebuke for it. That is because it is to betray the great love and grace of the Lord. Mayroon pong malaking pagsaway para dito dahil ito ay pagtataksil sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Panginoon. So from now, let's think about how to change our formal life. Kaya nga, ngayon, pag-isipan natin kung paano natin babaguhin yung ating formal na pamumuhay. How can we get out of formal life and live by giving our heart to the Lord? Paano ba tayo makakaiwas o aalis dun sa ating formal na pamumuhay at mabubuhay na ibinibigay yung puso sa Panginoon? First, we must remember first and be thankful for the grace of the Lord. Unang-una, dapat po nating tandaan at maging mapagpasalamat sa biyaya ng Panginoon. We must remember every day thankful for the grace of the Lord. Dapat po nating alalahanin ito araw-araw na maging mapagpasalamat sa biyaya ng Panginoon. So that we can change our formal life. Kung gayon, ay mababago natin yung ating formal na pamumuhay. Psalm 116 verse 8. Mga awit, 116, verse 8. Every day, Psalm 116, verse 8. Mga awit, 116, verse 8. Brothers, sister, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. So in this verse, David is praising the Lord's saving grace for delivering his own soul from his death. Kaya nga sa talatang ito, si David po ay pinupuri niya ang pagliligtas ng ang biyaya ng pagliligtas ng Panginoon sa pagliligtas sa kanyang sariling kaluluwa mula sa kamatayan. So remembering that great and wonderful grace, he's saying, let's read verse 12 hanggang 14. Kaya nga, sa pag-alaala dito sa dakila at kamanghamanghang biyaya ay sinabi niya, magmula po verse 12 hanggang 14, basahin din po natin, 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Likewise, David is now wondering how to live by repairing the grace of the Lord. Kaya nga ngayon, si David ay nag-iisip kung paano siya mabubuhay na sinusuklian ang biyaya ng Panginoon. So, he pledged to pay the vow. He wanted to act before God. Kaya nga, nangako siya na susuklian niya at nais niya na kumilos na sinusuklian yung sa harapan ng Diyos. David, God loves taking David. Why? Because he always remembered the grace of salvation. So he remains every day. He remained to us as the greatest and most upright Christian who keep his faith until the end. Kaya nga po, iniibig ng Diyos si Haring David dahil palagi niyang inaalala ang biyaya ng kaligtasan. Kaya nga siya rin po
Nag-iwan siya sa atin ng dakila at ganito yung tamang Kristiyano na iniingatan yung kanyang pananampalataya hanggang sa huli. Even mirrors my experience. When I face difficulties, when I having the suffering time, I remain that God saved me. Kaya nga, saved me. Maging sa akin din po sa karanasan ko. Kapag ako ay nahaharap sa kahirapan at sa mga pagdurusa, inaalala ko yung pagliligtas sa akin ng Diyos. Oh Lord God, even though I have money a lot to offer to the Lord, even though I have nothing, but thank God because you saved me. Kaya, I try to remain like that. Sinusubukan kong paulit-ulit na alalahanin, Panginoong Diyos, bagaman wala akong maraming pera na ihandog sa Diyos, bagaman wala ko ng anuman, subalit salamat o Diyos sa pagliligtas sa akin. It was the same even though for Apostle Paul also. Ito rin po ay pareho maging kay Apostle Pablo. Let's see the Apostle Paul mentioned. Kaya tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 15. Yung sinabi ni Apostle Pablo, 1 Corinto chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 9 hanggang 10. 1 Corinto chapter 15 verse 9 hanggang 10. First Corinthians chapter 15 verse 9 hanggang 10. Unang Korinto 15 verse 9 hanggang 10. Let's read together, brothers and sisters. 3-1. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Likewise, Apostle Paul, he tried to regard himself as the smallest of the apostles. Gaya po nito, si Pablo ay tinuring niya yung kanyang sarili na pinakahamak sa lahat ng mga apostol. It is because he persecuted the church of God and opposed God. Ito ay dahil inusig niya ang iglesia ng Diyos at nilabanan niya ang Diyos. However, the Lord not only saved Paul but called him an apostle. Gayunpaman, ang Panginoon ay hindi lamang iniligtas si Pablo kundi tinawag siya bilang apostol. Anyway, it was so great God's grace to him. Kaya nga, ito ay napakadakila yung biyaya ng Diyos para sa kanya. So remembering the grace of the Lord, Apostle Paul says that he robbed more than all the apostles to repay to grace. Kaya nga, yung pag-alala sa biyaya ng Panginoon, sinabi ni Pablo na siya ay nagpagal ng higit kaysa sa lahat ng mga apostol upang suklian ang kanyang biyaya. It is the same for us. Ito rin po ay pareho sa atin. The Lord Himself shed blood to save us. Ang Panginoon mismo ang nagdanak ng kanyang dugo para iligtas tayo. But the Lord did not save us when we were perfect. Subalit, hindi tayo iniligtas ng Panginoon nung tayo ay perpekto. When we were weak, when we were sinners and enemies to God, the Lord saved us, right? Even though we deserve to be abandoned. Nung tayo'y mga mahihina, nung tayo'y mga makasalanan, at kaaway ng Diyos, ang Panginoon na iniligtas tayo, bagaman nararapat lang tayo na iwanan. Not only that, but there were so many people around us who are more capable and better than me, but He saved me, who was insignificance and incompetence. Hindi lamang yun. Mayroong napakaraming tao sa paligid natin na mayroong mas kakayahan at mas maigi kaysa sa atin, subalit iniligtas niya ako na walang kinalaman at walang kakayahan. And with even greater grace, the Lord has promised us an eternal glory that we never disappeared in heaven and let us live a life of faith. At sa pamamagitan ng higit pang at mas malaki pang biyaya, ang Panginoon ay nangako sa atin ng walang hanggang kaluwalhatian na hindi mawawala doon sa langit at
Pinahintulutan tayo na mabuhay sa isang buhay ng pananampalataya. Remember, the Lord is always with us in our lives and lead us on the right way. Tandaan po natin na ang Panginoon ay palaging kasama natin sa buhay natin at pinangungunahan tayo sa tamang daan. So it is truly wonderful grace. That's why we must always remember the Lord's grace every day. Kaya nga ito ay tunay na kamanghamanghang biyaya. Kaya nga, dapat ay palagi nating alalahanin ang biyaya ng Panginoon. So, when we remember His grace every time, we can keep our love for Him and our gratitude for grace constant. Kaya nga, kung aalalahanin natin yung Kanyang biyaya, ay magagawa nating ingatan yung ating pag-ibig para sa Kanya at ang ating pasasalamat sa biyaya ng patuloy. And then, one more. We must remember that what we do to our brother and sister is to God. Kaya dandaan din po natin na kung ano yung ginagawa natin sa ating mga brothers and sisters, ay ginagawa rin natin ito sa Diyos. One more. We must remember that what we do to our brother and sister is to God. Tandaan po natin na ang ginagawa natin sa ating mga brothers and sisters ay ginagawa natin sa Diyos. So, let's go. Matthew chapter 25, verse 14. Kaya tignan po natin, Mateo 25. This book is the last book. Huling talata po natin, Mateo 25, verse 40. Matthew chapter 25, verse 40. Mateo 25, verse 40. Verse 40, brother, sister, this is last purpose and then so let's read together. 3, 2, 1. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. So the Bible tells us that what we do to save brother sister is to do to the Lord. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia na kung ano yung ginagawa natin sa mga ligtas na mga banal ay ginagawa sa Panginoon. So brother sister, the saints are the person who possesses the Holy Spirit of the Lord and is sealed it with the Holy Spirit of promise. Kaya nga, yung mga banal ay ang mga tao na mayroong Espiritu Santo ng Panginoon at tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. That's why the brothers tell us what we do to the brother sister is to do to the Lord. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Panginoon na kung ano yung ginagawa natin sa ating mga brothers and sisters, ay ginagawa natin sa Panginoon. Then we really need to be careful when dealing with our brothers and sisters. Kaya nga, kinakailangan nating mag-ingat kung paano natin pinapakitunguhan yung ating mga brothers and sisters. According to God's commandment, we have to take care of the brothers and sisters. Kaya nga, ito po yung gusto kong sabihin. Ayon sa utos ng Diyos, kinakailangan nating alagaan yung ating mga brothers and sisters. You understand? Entindihan niyo po? We have to help brothers and sisters. Kailangan nating tulungan yung ating brothers and sisters. It is due to the Lord. Same. Ito ay ginagawa sa Panginoon. Pareho lang po ito. There are so many empty seat, please. Dito po ay mayroong napakaraming bakanteng upuan. We have to know why some brothers didn't come to church today. Kinakailangan nating malaman kung bakit maraming mga brothers and sisters ay hindi pumunta ngayon. There are various reasons. There are so many reasons. Mayroon pong iba't ibang dahilan. Because of financial problem. Dahil sa financial na problema. Because of there are sickness. Dahil yung iba naman ay may sakit. Or so, they have some difficulties. We don't know. Mayroon ding yung iba ay dahil sa kanilang kahirapan, di natin alam. That's why, do not focus only your own life. Kaya nga, huwag po kayong magtuon ng pansin lang sa inyong sariling buhay. So we have to consider, we have to take care of brothers and others. Kailangan din po nating isipin at alagaan ang iba. That's why, let's read one more time. Matthew chapter 25, verse 40.
Kaya nga, basahin po natin ulit, Mateo 25 verse 40, 3 to 1, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. So, brother, sister, let's help each other. Kaya nga, mga brothers and sisters, tulungan natin ang isa't isa. Let's evangelize more harder. Mag-evangelize po tayo ng mas higit pa. With by your what you have. Sa pamamagitan ng kung anong mayroon kayo. Let's pray together. Manalangin tayo. Thank you, Heavenly Father, for loving us and saving our soul. Today we are gathered together to learn your word of God. Maraming salamat po, Diyos Ama namin nasa langit, sa pag-ibig sa amin at sa pagliligtas sa amin. Kaya sa araw na ito, kami po ay nagkatipon upang pag-aralan ang salita ng Diyos. O Lord, please help us not to live a formal life like the foolish Israelite. Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po kami na huwag mamuhay ng formal na pamumuhay gaya ng mga hangal na Israelita. And please guide us so that we can love you with all our heart and live for your work. Kaya't pakiusap, tulungan niyo po kami upang magawa naming ibigin ka ng aming buong puso at mabuhay para sa iyong gawain. And also empower our brother and sister whose faith is weak and shaken. Ngayon din po, pakiusap, palakasin mo po yung aming mga brothers and sisters na ang kanilang pananampalataya ay nanghihina at natitinag. Lord, guide us so that when we all stand before you, we can stand without shame. At Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kaming lahat upang kapag kami ay tumayo, lahat sa harapan mo ay walang sino man ang mapahiya. The Grand Bible Seminar is scheduled to start depth tomorrow with the Korean mission team. So Lord, please have many people can be saved. At Panginoon, yung aming Bible Seminar kasama yung Korean mission team ay magsisimula na po sa makalawa. Pakiusap, tulungan niyo po yung maraming tao na maligtas. And we pray in the name of Jesus Christ. At dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.